will lose it all again. Your touch on my skin, pull me close, take me in. Just me, just you, lost in the moment. Okay, ito ang mga ingredients. Meron tayong garlic, onion, tomatoes. Meron tayong 2 egg beaten, then green onions, parsley, and green chili. Okay, nagpainit lang tayo ng mantika and then i-fry lang natin siya hanggang maging golden brown. And pagkatapos nun, isa-set aside lang natin ang ating crappie fish. Okay, pagkatapos nating mag-prito ang crappie fish, igigisa na natin ang ating onions. Ayan, hanggang maging translucent siya. Halo-halo lang. Halo lang hanggang maluto ang ating sibuyas. Tapos, ilalahok na natin ang ating garlic, ang ating bawang. Okay, halong-halong lang hanggang maging aromatic siya. Magkamulo ng bawang at sibuyas. Ang goal natin, kaya natin inuna ang ating sibuyas para hindi masunog yung bawang. At sa videong ito, unahan ko na kayo. Nakalimutan kong i-film kung paano ko iniligay ang ating kamatis. So, mapapansin nyo mamaya sa isang sa next video. Okay, pagkatapos natin may isang bawang at sibuyas, lagyan na natin ang ating kamatis. Ayan, mga siguro mga 4 or 5 na kamatis ang ginamit ko kasi yung masyado. Bisa-bisa lang siya hanggang maluto ang ating kamatis. Tapos, idadagdag natin ang white part ng ating green onions. Just white part. Okay, ayan. Dinagdagan ko siya ng konting tubig para lang talagang mabilis na maluto ang ating kamatis. Halong-halo lang. And then, dadagdag tayo ng 1 tablespoon ng patis. Okay? 1 tablespoon lang or depende sa panlasa nyo. Kung gusto nyo medyo maalat, then, sige, dagdagan nyo. Ayan, halong-halo lang natin siya. Tapos, ng mga 1 teaspoon ng salt and then 1 teaspoon of pepper. Saluin lang natin siya. Hindi pa luto maigi ang ating kamatis kaya medyo matatagalan pa. Yes. Pakuluan lang natin ng pakuluan. Tapos magdadagdag tayo ng tubig, mga 1 to 2 cups or depende kung gusto niyo masabaw or hindi masabaw. Tapos pagkatapos niyan, ano lang, pakuluan lang. Kulong-kulong na siya. Tapos, ngayon, idadagdag na natin ang ating green onions. Kanina yung white, ngayon ito yung green part. Tapos, ilalagay din natin yung maliitong itlog. Hanggang sa ma-form yung para siyang scrambled egg. Amoy pa lang, ang sarap na. Tapos, magdadagdag tayo ng kalhating part ng parsley para sa amoy niya at yung green chili. Hindi ko siya hiniwa kasi akala ko maanghang siya pero hindi pala.
Kasi wala kaming ganito. Wala kami nung mahabang series sa Pilipinas na parang sa Pilipinas. Tapos, after na nangahalo na natin ang ating pritong crappie fish. Ayan, halo-halo lang. At ito na po guys, ang ating finished product, ang ating crappie fish fillet sarsiadong. Kasi wala kaming buong...